Ayon sa source from KBL, ay posibleng maglaro si Ren Sabando sa Asian Games. Samantala, Robert Bolick naglaro na sa unang unofficial na B-League game sa Japan. Nagtungo na ang mga B-League boys sa Japan at ang balita ay nasa Pilipinas pa si Ren Sabando. Ayon sa isang Korean media, ay posible pang makasama sa Asian Games roster ng Pilipinas itong si Renz. Sa kabila nito, ang kanyang team na Anyang ay nasa Japan ngayon para sa isang friendly tournament. Except kay Bando ay nandun ang ibang import at sa rito ay si Umaris Spellman ng Lebanon. Base sa balita, isa sa dahilan kung bakit hindi pa umalis ng bansa si Renz Sabando ay nagbigay ng official letter ang PBA na posibleng makasama si Renz sa official Gilas roster para sa Asian Games. Kaya nag-aabang ngayon ng announcement ang kanyang KBL team. Pero malabo nang makasunod si Abando sa Japan dahil kailangan daw ng visa. Pero kung sakali after Asian Games, ay abot na abot daw si Renz Sabando sa darating na KBL Cup. Yun ang mahalaga na di masagasaan ng season. Samantala ay nagbago na ng team name itong Anyang, kaya mukhang bagong jersey ang isusuot ni Renz. From Anyang KGC, ngayon ay Anyang Chongguangjiang Red Boosters. Pati logo ay bago na sa KBL. It depends kung papayag ko yung team ko. So lumalabas na suportado si Renz ng kanyang KBL team kung ano man ang kanyang plano. Kung iisipin na mas open-minded pa itong KBL kaysa sa kabila. Pero ganito lang yan. Inayos niya ang kanyang trabaho last season at ang reward ngayon ay suporta at tiwala para sa kanya. Tungo naman tayo sa Japan B-League at isasanlaan doon para mag-import ay si Robert Bolick. At ang balita ay nag-unofficial B-League debut na itong si Bolick para sa B-League team na Fukushima Firebonds. Sa kanyang unang game ay first 5 itong ating kababayan at nakapagtala ng 9 points at 3 rebounds. We expect good minutes para dito kay Bolick kapag nagsimula na ang B-League season. Sa katunayan ay mas bagay siya sa Division 1. Pero kung mataas naman ang respeto sa iyo ng team, magandang sahod benefits at good playing time, ay wala namang problema na magsimula sa Division 2. Katulad ng team ni Heading ngayon ay nasa unang division na. Pero itong sila Kiefer ay bumaba sa second division na makakaharap nila Robert Bolick. Related naman sa preparation, itong Fukushima Firebonds ay nakaharap naman nila Bolick, ang national team ng Korea. So kahit anong division yan ay makakatulong sa development ng ating mga players and hopefully one day ay maimbitahan ang Gilas itong si Robert Bolick, isa sa matapang na Gilas ng World Cup 2019. For now ay pagbutihin muna ang kanyang unang season sa Japan.